Ganun ba yun? Uutusan mo yung presidente. Welcome back po ulit sa ating YouTube channel po, mga kababayan. Ayun, nandito na naman po ang inyong katropa para magbigay po ng update at balita po sa inyong lahat. So ito po kasi, mga kababayan, ang ibabalita ko sa inyo tungkol ito sa sagot ni Attorney Larry Gadon sa patuloy pagpalabas ng mga DDCET ng mga supporters na si PBBM ay adik at itong pedialik na to. So hindi na kinaya ni Attorney Larry Gadon, nagsalita na. So alam nyo naman po, mga kababayan, noon pa talaga ay talagang Marcos loyalist na po ito si Attorney Larry Gadon. So ito kasi, mga kababayan, ang mga issue na sinasabi ng mga DDCET ay isa ito sa mga strategy nila para pabagsakin niya si PBBM. Kung totoosin naman po, mga kababayan, sa akin po ay nakikita ko po sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo ay maganda naman po ang iyang adikain dito sa bansa natin. Tinutulungan niya po ang ating mga kababayan, mga mahihirap, at talagang inuuna niya ang ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. At tumaas na nga ang ekonomiya ng bansa natin dito. At nagkaroon na ng maraming trabaho itong ating mga kababayan. So subalit itong mga DDCET, hindi ko po malubos maisip kung bakit ba talaga gusto nilang pababain si PBBM. Gusto nila pabagsakin. Yung mga rally nila, lagi nilang sinasabi na resign PBBM. Hindi ka karapat dapat maging presidente. Eh sino ba ang gusto nyo maging presidente? Si Vice Presidente? Yan ba gusto nyo? Hinalal ng taong bayan yan. Ginusto ng taong bayan yan. Kaya wag yung sabihin na hindi sa karapat-dapat dahil ginagawa niya ang trabaho niya as a president. Eh yung busy niyo ba? Ano ba ginagawa ng busy niyo? No comment? Tinitira na tinitira ng mga China ang ating mga Filipino fisheries at ang ating Philippine Coast Guard diyan sa West Philippine Sea. Ano lang ho ang sabi ng Vice President ng ikalawang Pangulo ng Pilipinas, kalawang pinakamataas na official dito sa bansa natin. No comment. Tama po ba yon, mga kababayan? Kung siya talaga ay makapilipino, mahal niya ang bansa natin, bakit no comment ang sagot niya doon? Na dapat ay nagpahayag sa mismo sa nangyari na yon. Bakit no comment, mga kababayan? So yun po, mga kababayan. Etong mga kababayan natin na mga DDCET, dapat suportahan nyo ang gobyerno. Hindi yung suportahan ng China. Kasi China naman ang nagugulo dyan sa West Philippine Sea. Hindi po ang ating mahal na Pangulo. Tulad yan, ngayon, mga kababayan, dating kalaban talaga to nila ng mga DDCET, Senador Antonio Terrellanes. Diba? Ayan o. Napatunayan ni dating Senador Antonio Terrellanes na totoong may mga dating opisyal ng pulisya na sangkot sa planong pagpapatalsik sa pwesto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. base sa payag ng huli na mayroong mga agent within the country to destabilize our government. Oh, gusto nilang si PBBM pabagsakin talaga, mga kababayan. Tama ba yan? Talsikin si PBBM at gusto nilang may hupo na ang gusto nila. So sila masusunod? Sila ang magdidikta? Hindi ang taong bayan? Ganun ba yon, mga DDCET? So ito po, mga kababayan, ha, sinabi mismo ni Terrellanes yan na talagang sumusuporta na sa kay PBBM ngayon. Dahil maganda naman talaga ang nakikita niya na ginagawa ni PBBM dito sa bansa natin. Tingnan nyo, mga kababayan, kung hindi maganda ang ginagawa ni PBBM sa bansa natin, mga dilawan na yan. Talagang kumontra na yan. Tingnan nyo, nananahimik po ang mga dilawan dahil maganda at nakikita nila
kailangan nila makiisa. Dahil, ano na ito mga kababayan, eh? Tapos na ang eleksyon. Dapat antayin na lang ang 2028. Ganun na lang dapat. So dapat, nagkakaisa tayong mga Pilipino. Subalit ito mga kababayan ay walang pagkakaisa. Bakit ba? Bakit gusto nyo pababayin si PBBM? Dahil gusto nyo na. Opo, para mapagtakpan ang ginawa nyo noon. Huwag ganun. Kung wala kayong ginawang mali, wala kayong kasalanan nung panahon na yon, hayaan nyo. Sumuporta kayo sa gobyerno. Suportahan nyo kung ano man ang ginagawa ng gobyerno na ikauunlad ng bansa natin. Dahil kayo mismo ay naging party din ng gobyerno nung kapanahonan nyo. Tulad nito, si Harry Roque mga kababayan, gusto niya magpa-drug test si PBBM. So ano ba sinabi mo dati si Harry Roque? Ano po bang sinabi ni Harry Roque dati mga kababayan? Alam niyo po ba kung anong sinabi ni Harry Roque nung panahon po ni Duterte? Na inuutosan din ng mga dilawan si Pangulong Duterte na magpa-drug test. So ano pong sagot ni Harry Roque? Kung gusto pong magpa-drug test ni President, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Sabi ni Harry Roque niyan, nung panahon po yan ni Duterte. O ngayon, bakit gusto mong magpa-drug test si PBBM? Nuutusan mo? Harry Roque. Ha? Bakit? Bakit mo inutusan ng PBBM? Dahil gusto nyo pabagsakin. At gusto nyo sang-ayuna ng taong bayan ang gusto nyo. Diba ikaw mismo nagsabi? Walang sino ang magdikta sa isang sa presidente at walang pwedeng mag-utos. Alam mo yan, Harry Roque. Dahil ikaw mismo nagsalita yan. Dapat alam mo yan eh. O nakalimutan mo na, may amnesia ka na ba? O talagang nasasama na sa pagkaka-amnesia mo ang pagkapanot ng buhok mo? Ganun ba yon? Ha, Harry Roque? Baka kasi nasasama na yung utak mo sa pagtanggal ng mga buhok mo. Sa pagkapanot ng buhok mo, nasasama na yung utak mo, kaya nawawala na. Kasi kung tutusin po mga kababayan, wala talaga. Sino ka ba para utusan mo ang Pangulo? Sino ka ba? Huyo. Pangalan mo. Para utusan mo ang Pangulo na magpa-drug test. Totoo yan. Totoo naman itong sinabi mo eh. Yun lang kasi, nung panahon ni Duterte. Ngayon, gusto mo, utusan mo na naman si PBBM. Sino ka? Harry Roque. Para sabihin mo yan ating si PBBM na magpa-drug test. 'Di ba? Ano yan, ito. Pakinggan niyo po 'tong sinabi po ni Attorney Larry Gadon. Hindi ako payag na utusan si President Bongbong Marcos na magpa-drug test ng magpa-drug test every time na lang na magka-come up yung issue na yan ng chismis na yan. Yan ay degrading sa office of the president. Na basta ka nalang uutusan, ano ka, pa-drug test ka, humiga ka, tumakbo ka, humilik ka. Ganun ba yun? Uutusan mo yung presidente? Teka muna, eh bakit noong kay Paolo Duterte, noong siya ay vice mayor at inimbestigahan yung tungkol dyan sa drug smuggling na yan, at pinipilit siya na ipakita yung tato, na yun daw ay tato ng membership ng isang gang ng mga drug lords. Eh bakit hindi nyo rin pinilit kung talagang naniniwala kayo sa mga chismis-chismis? O anong lumabas tong panahon na yon? Di chismis nga. O bakit ngayon? Papatulan nyo naman yung chismis na yan about drug issue against the president. Nasaan naman ang inyong logic nyan? No? Hindi pwedeng utusan ng presidente. Sampal sa mga didi-shit. Tinan nyo mga kababayan. Narinig nyo ang sinabi ni Attorney Larry Gadon. Totoo yan. Hindi buday pwedeng utusan ng atin mahal na Pangulo. At isa pa mga kababayan, ang atin mahal na Pangulo ay nagpa-drug test na. Kayo ba? Nagpa-drug test kayo mga didi-shit? O, tingnan nyo. Sinabi ni Attorney Larry Gadon. Yung kay Paolo Duterte. O ano? Pinakita ba nila? Hindi. Mayor lang yon mga kababayan. Kasi, alam nyo po mga kababayan, ito lahat, ang ginagawa ho nilang paninira sa ating mahal na Pangulo, ay lahat po ito may dahilan at may patutunguhan at may pinagtatakpan.
Katulad nga yun mga kababayan, ang issue po sa West Philippine Sea ay sisi dito sa bansa. So ayan, ayan na po mga kababayan. Kaya tudo, paninira sila kay PBBM para ano? Para patalsikin at mapalitan. At ang mga issue, mga nakaraan, pagtakpan na lang, wala na. Pasok China, ganun lang yan eh. No comment. Diba? So sa lahat po natin mga kababayan, ako, suporta ako sa government. Sinusuportahan ko ang ating mahal na Pangulo. Dati, sumuporta din po ako kay Duterte. Kasi nga, siyempre, government eh. Nagkakaisa tayo eh. Kung wala tayong pagkakaisa, hindi natin sinusuportahan ang pinaka mataas na official dito sa bansa, ay wala akong mangyayari sa atin. Susuportahan natin kung ano man ang ginagawa. Ganun na lang dapat. Hindi na patalsikin o ano. Ganun dapat ginawa nila dito eh. Kay PBBM, hindi na patalsikin, adik, kung ano na lang pinagsasabi. Ayun lang po no, sa lahat nating mga kababayan. Ito lang po ang masasabi ko sa lahat po ng mga kababayan natin. Magkaisa tayo. Bago tayong mag-watak-watak katulad ngayon ng ginagawa ng China. Ang paglabas niya na naman ng bagong issue sa West Philippine Sea. Yan po ay part ng paninira ng China. Pag-watak-watakin tayong mga Pilipino. Yan ang isang strategy ng China. Kaya dapat sa lahat po ng ating mga kababayan ay mag-isip po tayo bago maniwala dyan sa mga sinasabi ng China. Dahil isa lang yan sa mga patibong ng China. Kapag naniwala ho tayong taong bayan dyan, nako mga kababayan, kawawa ho tayo, aalipinin lang tayo ng mga Chino, lalo na dyan sa West Philippine Sea. So kayo mga kababayan, ano masasabi nyo at makukomento nyo dito? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat.